Guys, let's eat lo mee in Tagay Thai. I believe I can fly. I believe I can touch. Guys, huwag na huwag niyo pong kakalimutan i-subscribe sa aking YouTube channel para makasama po kayo sa aking pagagala sa susunod nating episode. Ayan, medyo haggard nga tayo ngayon eh. Char. Bali, madali lang naman maglakad. Siguro mga ilang minutes lang naman to hanggang Olivares Circle. Yes. Isasama ko kayo sa aking paglalakad. Nandito tayo sa Overpass Ayala Mall. So, ano bang araw ngayon? Saturday, kitang-kita natin yung traffic. No, after ng ano, meron tayong konting traffic ngayon. Back to back, ayan. Pero makita pa rin natin yung beauty ng Tagaytay, di ba? At least! Ito yung Lomi house nila dito. So, pwede silang pumesta dito outside. O, di ba? Ang ganda. Yun. Yes. Ah, di ba? So green na. Para lang kayong nasa province. Pero masarap yung pagkain. Lomi house. Order tayo yung Lomi. San Jumbo. Kain tayo yung Lomi. Medyo okay yung ambience nila dito. Maganda yung place. I'm located to dito sa NBI. Located in NBI. Pwede siya outside. Ang cute ng labas, oh. Pwede siya outside kumain. Kato siya ng NBI. Located NBI. I'm kato ng NBI Tagaytay City. Order tayo ng Lomi. A few moments later. Eto na, ating Lomi. Need natin ng calamansi. Dalawahin natin. Ayan. Soy sauce. Damihan natin para mas masarap. Ayan. Lomi. Sarap siya dito sa Tagaytay. Yan guys, makapalapag natin dito sa Tagaytay, hindi na makita yung daan. Makasakay tayo ng jeep. Medyo mahirap ang biyahe pag ganyan. Kapalapag. 5 p.m. pa lang po. Pero yung kapal ng kami niya. So, worth it. May good traffic pa. Ayan. Sarap tayo. Yan, it's 5 p.m. pa lang. Ayan. So, pababa na tayo ngayon ng Talisay. Ang place kasi namin is pababa. Talisay kami, yes. Pero nasa middle kami. Ng boundary kami ng Tagaytay and Talisay. So, pag sa mga first time po pupunta ng Talisay at dito po kayo dadaan sa area na to, after ng City Market, doon po sa May Ligaya Drive, May Angels Burger. So, kailangan lang po natin ng banayad na pagpapatakbo. Hindi naman siguro tayo nagmamadali kasi for the first time po kasi ng mga makakarating sa baba. So, medyo mga surprises po kasi yung likuan niya. Tsaka medyo, pag hindi po kayo sanay, ayan, katulad po niyan. Ayan yung unang liliko natin.
O, di ba dapat banayad lang po muna yung takbo natin? Pero kasi sa case namin ngayon, medyo nagmamadali yata yung driver. Charot. Ayan, medyo binibilisan niya yung takbo. Ang maganda sa kanya, kasi pag once na nandun ka sa top, pag tumigil ka doon, you can take a pictures, makikita mo yung whole ng Taal Volcano. So, ngayon kasi, hindi natin siya pwedeng makita kasi napaka-foggy mo, ano niya, afternoon. So, katulad niyan, ayan, dyan sa place na yan, yun, hindi natin siya mahahalata. Pero nakikita natin siya pag once na tayo yung nakasakay or tayo yung pupunta. Makikita natin siya ng buo. So, ngayon hindi lang kasi medyo foggy nga siya. Ayan guys ha, mga biglang liko tayo dyan. Biglang liko talaga. Etech. Pak, ganarn. So, mahirap yung daan natin. Pero bibihira naman yung dumadaan dyan. Minsan, pagka mga December, medyo traffic tayo. So, ginagawa nilang shortcut yung daan dyan. Meron din naman mga malalaking establishment din. So, may mga for staycation, yung mga ganun. So, katulad nyan, o, diba, mga surprises yung mga likuan. So, kailangan lang natin ng konting pag-iingat. So, siguro soon, pagka mga na twice or three times na kayo makakaraan, so, siguro pwede na kayong makipagkarerahan pababa. Oo, maganda rin naman siyang daanan kasi parang parang ganun lang. Ayan, medyo malapit-lapit na tayo sa bahay. Ayan, dandaan lang kayo guys ha. Ayun, pwede pala kayo doon mag-stay. Yes, doon sa isang place na yun. Para sa mga bikers, riders, natitake sila ng pictures doon. Although, ayan, okay yung place niya dyan. Malapit na kami sa amin. Siguro, thank you sa lahat na sumama sa akin. Thank you po. Huwag na huwag po ninyong kakalimutan sana. Paki-subscribe nyo po ang aking YouTube channel. So, sa susunod po, marami pa po tayong pupuntahang lugar. Thank you guys. Thank you. Have a nice day.